Annika's point of view. Nagsabihin ko kay Robert ang nakita ko kanina sa aming biyahe na may kasama si Salve ay muli niya akong pinagsabihan. Huwag mong uulitin yung sinabi mo, hon, okay? At huwag na huwag mo din yung babanggitin kay Carlos dahil baka hindi niya alam kung anong posible niyang gawin kay Salve. Hindi mo alam kung paano magalit si Carlos. Pahayag naman sa akin ni Robert nang agad naman akong umimik. Pero alam ko kung paano magalit si Carlos, Robert, okay? Alam ko kung paano ko sasabihin ang bagay na ito sa kanya kung kinakailangan kong sabihin. Putol kong pagkakasabi nang muli siyang umimik. Pero noon yun, Annika. At saka bakit sinasabi mo yan? Are you still into him, hon? Tell me the truth. Be honest with me. Saad naman bigla niya sa akin. At nang sabihin niya yun sa akin ay nagulat naman ako. Dahil hindi ko inaakalang sasabihin niya yun sa akin. Of course not, hon. Ano ka ba? Ang tagal-tagal na nun. Kung anong meron sa amin noon, kinalimutan ko na yon. Ano na naman ba yung nasa isip mo, ha? Tugon ko naman sa kanya. At doon ay bigla siyang kumalma at umiling sa aking pagkakatanong sa kanya. Nothing, hon. I'm sorry. Nabigla lang ako. Saad naman niya sa akin at agad naman akong lumapit sa kanya. Huwag na huwag mo na ulit sasabihin yan dahil ako na ang nagsasabi sa'yo na kung anong meron man sa amin noon ni Carlos ay tapos na yon, okay? At hindi na din ako maaalala ni Carlos sa kung anong meron kami noon. Pahayag ko naman sa kanya at doon ay dahan-dahan siyang tumango sa akin. Carlos' point of view. Kinaumagahan ay bigla akong nagising sa hindi ko inaasahan at tila hingal na hingal ako na para bang may masama akong panaginip. Ngunit ilang minuto ang lumipas ay bigla akong naalala ang aking asawa. Ganon din ang kasama niyang lalaki sa panaginip ko na hindi ko naman nakilala. Nang agad naman akong inasikaso ni Salve dahil rin sa nagulat siya nang makasigaw ako ng malakas. Babe? Okay ka lang ba? Ano nangyari sa'yo? Nagulat na lang ako sa sigaw mo ah. Tanong niya kaagad sa akin habang nag-aalala siya. Dahan-dahan akong umiling sa kanya. Nothing, babe. It's just a bad dream. Tugon ko naman sa kanya at nang sabihin ko yon sa kanya at dahil bigla siyang nagkaroon ng interes na malaman ang aking panaginip, ay bigla na rin niya akong tinanong. Tell me, babe. Ano yon? Anong panaginip mo? May kinig ako. Tanong niya sa akin. Nang agad akong tumingin sa kanya. May kasama kang ibang lalaki. Putol kong pagkakasabi sa kanya nang bigla siyang nanahimik. Paano naman ako magkakaroon ng iba? Napaka-imposible nun. Saad naman niya sa akin. Salve's point of view. Nang lumabas ako ng aming kwarto para kumuha ng tubig para kay Carlos, ay hindi mawala sa aking isip ang kanyang sinabi. At doon ay bigla akong nagtaka kung paano pumasok sa kanyang panaginip ang ganun. Nang bigla akong tinawag ng aming katulong. Madam Salve, may naghahanap po sa inyo. Pahayag niya sa akin at agad naman akong nagulat sa kanyang sinabi at agad na nagtaka sa mga oras na yun. At habang patungo ako sa pintuan, sino naman kaya ang pupunta ng ganito kaagad dito sa bahay dahil hinahanap ako? Pagtataka ko. At nang pagbukas ko ng pintuan ay laking gulat ko nang makita ko ang mukha ni Luke na nakangiti sa akin. Good morning! Pagbati niya sa akin nang agad kong pagsarahan siya ng pintuan at nang tumalikod ako ay agad kong nakita si Carlos na pababa ng hagdan. Babe, bakit nandiyan ka? May tao ba? Tanong naman agad sa akin ni Carlos nang makita niya ako. At hindi ko alam kaagad kung ano ang sasabihin sa kanya nang biglang kumatok muli si Luke sa pintuan at agad naman bumaba si Carlos at siya ang nagbukas ng pintuan. Carlos' point of view. Nang buksan ko ang pintuan ay laking gulat ko na may lalaki sa pintuan at hindi siya pamilyar sa akin. Who are you? And anong kailangan mo? Tanong ko naman kaagad sa kanya nang agad siyang sumagot sa akin. Nothing. Gusto ko lang dalawin ang kaibigan ko si Salve. Is it okay lang ba? Tanong naman sa akin ng lalaki. Nagulat naman ako nang sabihin niya yon sa akin. Tell me your name. Sino ka ba at anong kailangan mo sa asawa ko? Tanong ko naman muli sa kanya. Agad niyang gustong makipagkamay sa akin. I'm Luke. Pahayag niya. Agad naman akong napatingin kay Salve nang magpakilala si Luke sa akin. At dahil hindi ako ganun kasamang tao para hindi papasukin ang bisita, ay pinapasok ko siya at pinaupo sa aming sala. Habang nasa kusina kami ni Salve, at pinaghahanda ng katulong ang bisita, ay agad ko siyang kinausap. Bakit nandito lalaking yan? Saan siya kumuha ng kapal ng mukha para humarap sa akin? Tanong ko naman kaagad kay Salve, habang nagpipigil ng aking inis dahil sa kaganapang yun. Babe, hindi ko alam na pupunta siya dito.
tugon naman niya sa akin. Umamin ka nga sa akin. Nagkikita ba kayong dalawa? Kasi kung hindi, hindi naman yan pupunta dito, hindi ba? Sabihin mo sa akin, naging matagal ba kayong magkasama? Tanong ko naman kaagad sa aking asawa. Agad naman siyang umiling nang sabihin niya yun sa akin. Ngunit hindi ko napigilan ang aking sarili at muli ko siyang tinanong. Kapag may nalaman ako na hindi ko nalalaman sa'yo at nalaman ko pa mismo sa kanya, sinasabi ko sa'yo, babe, hindi tayo magkakaayos. You know me well. Pahayag ko sa kanya at umalis na ako. At umalis na ako para bumalik sa aking kwarto. Habang siya naman ay pinuntahan niya ang kanyang bisita upang kanyang makausap. Dinalhan na rin ang merienda ng aming katulong si Luke upang makakain. Luke's point of view. Nang tanungin ako ni Salve kung bakit ako nasa kanila, ay hindi ko nalang maiwasang mapangisi sa kanyang mga sinabi. Kaya't agad naman akong sumagot sa kanyang sinabi. Hindi ba dapat hindi mo ako tinatanong ng ganyan dahil ikaw na ang dinadalaw ko? Pahayag ko sa kanya nang agad naman din siyang bumawi. Don't assume na gusto ko na pumunta ka dito dahil hindi ko talagang nagugustuhan. Alam mo naman yata yun, no? Saad naman niya sa akin. Nang muli akong tumingin sa kanya at napailing. Hantapang mo yata ngayon ah. Paano kung sabihin ko sa asawa mo kung saan kita natagpuan at naghalikan tayo? Pahayag ko naman sa kanya. At doon ay agad ko namang naramdaman sa kanya na tila natakot siya sa akin. Wag, Luke! Kung ano man ang nangyari sa atin noong araw na yun, it's just only a mistake. Walang meaning yun sa akin. Pahayag naman niya sa akin nang muli akong umimik sa kanya. Pero sa akin meron. Kaya kung yayabangan mo ko ng ganyan, ayus-ayusin mo. Dahil kayang-kaya kong sabihin sa asawa mo kung anong meron noong araw na nagkita tayo. Pahayag ko naman sa kanya at agad akong tumayo. Nang agad din naman akong nakita ni Carlos kung saan pababa siya ng hagdan. Oh, Carlos, saan ka? Alis ka na ba kaagad? Ang bilis naman! Tanong naman niya sa akin. At nang iimik na sana ako ay biglang umimik naman si Salve sa kanya. Yes babe, may pupuntahan pa daw kasi siya. Napangiti naman si Carlos nang sabihin yon ni Salve sa kanya at muli akong kinausap nito. Don't leave for a while, Luke. Diyan ka muna. I wanna know more about you. Any business? I know na meron ka din. Pahayag naman sa akin ni Carlos at doon ay napangisi ako at agad akong napatingin kay Salve. Habang ito naman ay takot na baka kung anong posibleng pwede naming pag-usapan. Kaya't umimik muli siya. Babe, aalis na siya. Baka kailangan na siya sa kanila. Pahayag naman muli ni Salve sa kanyang asawa. Nang agad din namang sumagot si Carlos sa kanya. No babe, mukhang available pa naman siya eh. Di ba Luke? Pahayag naman din sa akin nito. At agad naman akong tumango sa kanya. Of course. At saka ngayon lang naman tayo mag-uusap. Kaya wala namang problema sa akin yan. Saad ko naman sa kanya. Let's go. Dito na lang tayo sa may pool. Pag-aaya naman sa akin ni Carlos. Habang si Salve naman ay wala namang nagawa sa ginawang pag-aaya sa akin ng kanyang asawa na makipag-usap. Habang nasa tabi kami ng pool kung saan may magandang upuan doon, ay agad naman kaming dinalhan ni Salve ng kape na tila hindi pa rin siya mapakali at ganun din ang kanyang asawa na napatingin sa kanya. Carlos' point of view. So, anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Actually, hindi pa kita ganun kakilala eh, pero minsan ka na rin nabanggit sa akin ng asawa ko. But don't worry, wala naman akong issue sa inyong dalawa kahit pa may something kayo before. Pahayag ko naman kay Luke at doon ay napangisi siya. Actually, kararating ko lang from States and ang pinagkakaabalan ko ngayon ay ang businesses ng mga magulang ko. Although, mahirap, pero kinakaya naman kahit na hindi ko field ang mindset nila sa trabaho. But anyways, ako pa rin ang ipinalit ni Dad sa kanyang pagiging CEO ng kanyang company. Pahayag naman sa akin ni Luke. Nagulat naman ako nang sabihin yun sa akin ito at hindi makapaniwala sa kanyang pinagkakaabalan. Doon ay natakot ako dahil baka kung anong posible nitong gawin kay Salve, kagaya na lang ng pag-agaw dito. That's so nice. Parehas lang tayo. So I think pagkakasundo tayo. Pahayag ko naman sa kanya nang bigla kaming nagkatahimikan at muli siyang nagsalita. And balita ko nga pala, magkakaanak na kayo? Congratulations! Siguro naman invited ako sa binyag niya na. Pahayag naman sa akin ni Luke. So, paano ba yan? I need to go. Kanina pa rin ako tinatawagan ng dad ko. Pahayag naman ni Luke. Salamat sa pagbisita, lalo na kay Salve. Saad ko naman sa kanya. Wala yun. Tagal ko na rin siyang hindi nakita. Pero don't worry. Wala naman kami something ng wife mo. And we're just good friends right now, okay? Pahayag naman ni Luke muli sa akin. Nang makalabas na si Luke sa bahay nila Carlos at Salve at nang makapagpaandar na ng sasakyan, ay bumusina na lang ito sa kanila. Ngunit hindi napigilan nito ang magsalita.
Kung alam mo lang, Carlos, kung anong meron ng asawa mo na hindi mo alam, payag naman nito sa kanyang sarili. Carlos' point of view. Nang makaalis ang kaibigan ni Salve na si Luke, ay agad na sinarhan ni Salve ang pintuan at agad ko naman siyang kinausap. Magaling kaibigang mong yun ah. He looks so professional. Payag ko naman sa kanya. Nang agad naman siyang napatingin sa akin nang sabihin ko yun sa kanya at agad na sumagot. Parang hindi ko naman makita sa kanya. San banda ba? Tanong naman niya sa akin. Napailing at napangisi naman ako sa kanyang sinabi. Don't act like that. Mukhang hindi ka pa nakaka-move on sa kanya, babe. Alam mo ba yun? Sa pinapakita mo, parang ang bitter mo. Hindi mo ba pansin? Pansin ko din na parang iritang-irita ka. Pahayag ko naman sa kanya at doon ay tila nagulat siya sa aking sinabi. No, babe. Hindi naman ganun. It's just nabastusan lang ako nang pumunta siya dito without my permission. Putol nitong pagkakasabi sa akin nang agad akong umimik. Permission? Bakit naman kailangan mo ng permission? Hindi ba he's a good friend mo also? So, bakit? May tinatago ka ba sa akin? May kailangan ba akong malaman para hindi pa din siya payagan na pumunta dito? Tanong ko naman sa kanya. Agad niya akong hinawakan. Hindi ganon, babe. Of course, kaibigan ko siya and also ex ko siya. Gusto ko lang maging aware at maipakita sa'yo na aware ako at aware ka na pupunta siya dito. Ayoko naman na kung ano-anong nasa isip mo once na nandito siya, katulad kanina. Saad naman niya sa akin. Huminga ako ng malalim nang sabihin niya yon sa akin. Okay, pupunta na ako sa room natin and magbibihis na ako. Need ko pumunta ng office at may aasikasuhin ako. Ikaw ba? Pahayag ko naman sa kanya. At doon ay hindi na siya nakaimik nang agad akong umalis sa kanyang harapan dahil sa hindi ko maipaliwanag na aking nararamdaman. Habang nagbibihis na ako sa kwarto, ay nakatingin ako sa salamin nang biglang may pumasok sa isip ko na hindi ko bigla maalala. Doon ay napaupo na lang ako sa kama nang bigla kong natapon ang isang basong tubig na nasa tabihan ko. Agad naman dumating si Salve na biglang sumigaw. Babe! Babe! Pagtawag niya sa akin nang bigla niyang binuksan ang pintuan at agad naman akong nakatingin sa kanya. Agad siyang tumakbo sa akin. Babe, ano nangyari? Are you okay? Ano nangyari sa'yo? Tell me! Bakit nahulog ang baso? Tanong naman niya kaagad sa akin habang alalang alala. Dahan-dahan naman akong muling tumingin sa kanya at umiling. Nothing, babe. It's so weird. Tugon ko naman sa kanya at doon ay agad akong tumayo at umalis na sa kwarto dahil agad ko namang naalala ang mga sinabi sa akin ng aking asawa at agad na sumakay sa aking sasakyan upang tumungo na sa opisina. Habang nagmamaneho ako, ay pilit kong inaalala ang mga napasok sa utak ko na niminsan ay hindi ko maalala. Anong nangyayari sa akin? Bakit may ganito? Di ko maintindihan. Payag ko sa aking sarili. Salve's point of view. Hello, Mom. Tanong ko kaagad kay Tita Melody nang agad ko siyang tinawagan sa kanyang telepono. Hello, Salve. Bakit ka napatawag? May nangyari ba? Tanong naman niya kaagad sa akin. Mom, hindi ko alam kung ano nangyayari kay Carlos. Ang weird lang ng actions niya kanina, lalo na nung pinuntahan ko siya sa kwarto at napansin kong natapon ang isang basong tubig niya doon. Pwede po ba kayong dumaan sa office niya? Papunta na siya doon. Pahayag ko kay Tita Melody nang agad naman din siyang sumang-ayon sa aking sinabi. Ha? Sige, susunod ako doon. Mabuti't napatawag ka. Baka may naalala na naman siya. Pahayag naman niya sa akin. Nagulat naman ako sa kanyang sinabi na posible nga. Ingat po, susunod rin ako Mom sa office. Kaagad ko naman sabi sa kanya. Carlos point of view. Habang kauupo ko lang sa aking upuan sa aking opisina, ay biglang pumasok ang aking ina. Pilit na pinapakiusapan ng aking assistant. Carlos, ano nangyari sa'yo kanina? Tell me! Pahayag ni Mom sa akin nang agad naman akong nagulat sa kanya nang sabihin niya yun sa akin. Mom, nothing, okay? I'm fine. At saka sino bang may sabi niyan sa inyo? Si Salve na naman, no? Saad ko naman sa kanya nang agad siyang lumapit. Sino ba dapat, anak? Ano ba kasing nangyari nga sa'yo? Bakit ba hindi mo masabi sa amin? Tanong naman niya muli sa akin. Napailing naman ako sa kanya. You know what, Mom? Hindi mo naman na kailangan pumunta dito just to know if kung anong nangyari sa akin. At saka bakit ba alalang-alala kayo sa aking dalawa ha? Every time na nagkakaganito ako. Tanong ko naman sa kanya. Nang bigla siyang natahimik nang sabihin ko yon sa kanya. At laking gulat ko naman nang biglang pumasok din si Salve sa opisina ko. Really? Pati ikaw nandito? Sabihin nyo nga sa aking dalawa, ano bang meron, ha? Pahayag ko naman sa kanila.
nang agad silang nagkatinginan sa isa't isa at hindi alam kung anong sasabihin sa akin. Kaya muli akong umimik. Tell me, ano bang meron? Tanong ko muli sa kanila nang muli naman akong kinausap ni Mom. Anak, kumalma ka. Wala kaming dapat sabihin sa iyo kasi wala naman talaga. Gusto lang naman namin malaman if you're okay, anak. Dahil ilang beses ka nang nagkakaganyan. Kaya kung ano man ang nangyayari sa iyo, sabihin mo sa amin ang malaman namin. Pahayag naman niya sa akin. Nang sabihin niya yun sa akin ay muli akong napaupo sa aking upuan. Look, I'm okay. Wala kayong dapat malaman dahil nanghina lang ako kanina nang hindi ko alam, okay? Saad ko naman sa kanila. Nang matapos ang aming usapan at nang mapakalma ko sila, ay agad na rin silang lumabas sa opisina ko. Hindi nila alam ay hindi lang yun ang nangyari sa akin. Kung hindi may pumasok sa isip ko, kung hindi may isang tao na nandun na hindi ko maaninaw kung sino yun. Tita Melody's point of view. Habang nasa labas na kami ng opisina ni Carlos ay bigla akong napatingin kay Salve at muli siyang kinausap. Bakit ba kasi hindi mo inalam kung ano nangyari sa kanya kanina, ha? Tanong ko naman kaagad sa kanya. Agad naman siyang tumingin sa akin. Mahabang storya, Mom. Huwag mo nang alamin. Kanina hindi kami okay ni Carlos. Iniwan niya ako sa sala nang may kakaiba siyang iniisip sa akin. Saad naman niya sa akin. It's about your ex, Luke. Akala ko ba ay okay na kayo? Hindi ka ba niya naiintindihan? Tanong ko naman muli sa kanya. Agad naman siyang umiling sa akin. Hindi, Mom. Paano niya ako maiintindihan if kanina agang-agang pumunta ng bahay ni Luke? Tugon ko naman sa kanya. At agad akong nagulat sa kanyang sinabi at hindi ko inaasahan yun. What the hell? Really? And what did Carlos... And what was Carlos's reaction sa pagpunta ng ex-boyfriend mo sa bahay natin? And wait, paano naman niya malalaman kung saan ka nakatira, Salve? Don't tell me, sinabi mo. Tanong ko naman muli sa kanya. Of course not, Mom. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa kung saan ako nakatira and everything. Nagulat na lang ako nang nasa labas na siya ng pintuan. Hanggang Carlos found out about it. Tapos nag-usap pa silang dalawa after nung pilit kong pinapaalis si Luke. Tugon naman niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim nang sabihin niya yun sa akin. At doon ay muli akong napaisip sa nangyari sa aking anak na si Carlos. Ano na naman kasing nangyari sa kanya? Hindi ko alam kung anong meron doon. Pahayag kong muli kay Salve. Napatingin naman sa akin si Salve nang sabihin ko yun sa kanya. Kahit sa akin, Mom, para bang may tinatago siya sa atin na hindi natin malaman-laman. Pero imposible namang gawin yun sa atin ni Carlos. Pahayag naman niya sa akin. Napataas naman ako ng balikat nang sabihin niya yun sa akin. What if may pumasok sa isip niya na kanyang naaalala unexpectedly? Natatakot ako. Baka may malaman siya sa atin o may malaman siya na kung ano paman. Saad ko naman sa kanya. Agad naman akong hinawakan ni Salve sa aking likuran. Don't worry, Mom. Hindi naman natin ahayaan mangyari yun. At kung may maalala man siya, lulusutan natin. Pahayag naman niya nang muli akong umimik. At paano kung ang maalala niya agad ay si Annika? Anong gagawin mo? Paano kung maniniwala si Carlos na totoo ang sinasabi sa kanya noon ni Annika? Baka nakakalimutan mong pilit kinausap ni Annika si Carlos noon. Saad ko naman sa kanya. Doon ay natahimik siya nang sabihin ko yon sa kanya. Hindi ko hahayaan na mangyari yun at hindi ko hahayaan na mapunta uli kay Annika ang asawa ko. Pahayag naman sa akin ni Salve. Nang matapos na ang aming usapan ay naghiwalay na kami doon at tumungo na muli ako sa aking mga kaibigan kung saan nandun sa mo. Annika's point of view. Habang nag-aalaga ako kay Hillary at wala si Robert at nagtungo na ito sa kanyang trabaho ay biglang nag-ring ang aking cellphone. Nang mahawakan ko ito ay laking gulat ko nang pangalan ni Carlos ang nasa screen. Kahit agad ko naman sinagot dahil pinsan ito ni Robert at baka may kailangan siya dito. Hello? Pagtugon ko sa kanya. Hello, Annika? Are you busy? Tanong naman niya kaagad sa akin. Hindi naman. Binabantayan ko lang si Hillary. May kailangan ka ba kay Robert? Wala siya dito eh. Nagpunta na sa trabaho. Putol kong pagkakasabi nang bigla siyang umimik muli. Actually, ikaw ang kailangan ko. I mean, ikaw ang kailangan kong kausapin right now. I know it's weird, pero mas weird yung mga nasa isip ko ngayon. So do you have time? Is it okay? Tanong naman niya sa akin. Doon ay nagulat ako nang sabihin niya yun sa akin. Kahit agad naman din siyang tinanong. May problema ka ba? Ano bang kailangan mo? Tanong ko din naman sa kanya. Gusto ko lang tanungin kung totoo ba ang mga sinabi mo sa akin before, nung panahon na hinahabol-habol mo pa ako. Something like that? Tanong naman niya sa akin at mas lalo akong nagulat sa kanya.
At dahil ayoko naman na masira kung anong meron sa kanila ni Salve, ay agad ko naman siyang sinagot. Carlos, kung ano man yung nakaraan, kalimutan na natin yun. Alisin mo na yun sa isip mo dahil hindi yun totoo, okay? Sige na, may gagawin pa pala ako. Bye! Tugon ko naman sa kanya nang agad kong patayin ang tawag. Nang patayin ko ang tawag at biglang napaupo na lang at nag-iisip sa kanyang mga sinasabi, ay biglang pumasok si Yumi sa aking kwarto at napansin ka agad ako. Hoy! Annika! Ano nangyari sa'yo? Ang lalim ng iniisip natin ah! Panong naman niya sa akin. Nang nagulat naman ako sa kanya. Sorry. Bigla lang may pumasok sa isip ko. Tugon ko naman sa kanya. Nang maupo siya katabi ko sa kama ay tinanong niya ako. Anong nangyari? Tumingin ako muli sa kanya. Si Carlos tumawag sa akin kanina. Siyempre, sinagot ko, baka kailangan na naman niya si Robert kasi. Hindi naman natin masabi, di ba? At saka, pinsan naman niya ang fiance ko. Pero ang weird niya kanina. Kasi ako daw ang kailangan niya at may kailangan siyang malaman. Tugon ko naman sa kanya. Agad naman akong kinulit ni Yumi at na-excite sa sinabi kong yun sa kanya. Tuloy mo! Ito naman, pabitin ka naman eh! Pahayag naman niya sa akin. Siyempre, tinanong ko kung anong meron. At ang tanong niya sa akin, kung totoo daw ba amang sinasabi ko sa kanya before nung panahon na hinahabol-habol ko pa siya. Saad ko naman muli kay Yumi. Doon ay mas nagulat si Yumi nang ikwento ko sa kanya kung anong pinag-usapan namin ni Carlos. Pero, anong sinagot mo sa kanya? May sinabi ka? Panong naman niya sa akin. Sabi ko, hindi yun totoo. Tugon ko naman sa kanya ng putol nang bigla siyang umimik muli. Bakit di mo sinabi ang totoo, Annika? Tanong niya muli sa akin. Nang agad naman akong sumagot sa kanya. Hindi ko kailangan sabihin ang totoo sa kanya dahil nirerespeto ko na ngayon kung anong meron sa kanila ng asawa niya. Kung anong buhay siya meron ngayon at kung anong meron sa amin ni Robert ngayon. Dahil tapos na ang nakaraan, Yumi. Hindi na dapat maibalik yun dahil maayos na ang buhay ko kay Robert. Masaya na ako sa kung anong meron ako ngayon sa buhay ko at kayo yun, okay? Payag ko sa kanya nang muling umimik si Yumi sa akin. Pero paano kung siya naman ang maghabol sa'yo dahil hindi sa inaasahan na maalala ka niya? Paano kapag nangyari yun? Tanong naman niya muli sa akin. Hindi ko hahayaan yun, Yumi. At kung kinakailangan kong magsinungaling para sa taong mahal ko na si Robert, gagawin ko. Huwag lang masira ang meron sa amin. Tugon ko naman sa kanya. Napahinga na lang ng malalim si Yumi nang sabihin ko yun sa kanya nang muling nagring ang cellphone ko at napatingin siya. Si Carlos na naman. Pahayag niya sa akin.